mga vote ng Roysan's candidate kay Governor Digamo, no? So ang nanalo talaga sa election, sinabi ng Supreme Court, si Governor Digamo. So hindi naman pwedeng papalit si Governor Teves, Governor Henry Teves, kung may mangyari kay Governor Digamo. So ang papalit naman yung Vice Governor. So yun yung jest ni Congressman Arnie Teves na bakit mag gagawin pa namin yun, eh, kung ginawa pa yun ng Teves, sana nun pang election period na parang wala nang malakas na kalaban si Teves. Bakit nangyari pa na nanalo pa sa election, tapos natalo sa kaso, tapos bumaba, tapos wala nang chance na makabalik as of this moment, eh, yun pang mangyayari kay Governor Digamo. So, yun yung sinabi ni Governor ani Congressman Teves kahapon sa kanyang Facebook. Okay, at parang thank you, ano? Kabadal yan dyan. Kabadal ang Arnel, go ahead. Okay, Attorney Ronel at saka Salverno. Yes. Binitawan na salita si Congressman Arnolfo Teves po na sabi niya, posibleng tinatrydo lang yung Sidigamo kasi napaka, ano ba, kampante yung mga armado na pumasok doon sa compound ng mga Digamo. So, paano ba, ano bang pinagbasihan yan? Sinabi yun na, ano, posibleng sa Bisaya pag-iunay lang si Digamo. Kahit yung mga aso hindi umuulol, sabi nga. Yeah. Yes. Kasi nga, yung aso, nag-wiggle pa yung tail ng aso, na yung buntot. So, ibig sabihin, pag nung nakita niya yung isa na nakaharap sa kanya, kasi nakita naman natin sa CCTV, yung isa nakaharap sa security, kung nag-usap sila, yung mga pumasok, nakatalikod, nakaharap sa likuran. Yung merong dalawang aso kasi sa video, nung nakita niya yung tao na nakaharap sa kanya, nag-wiggle pa siya, hindi siya tumahol. So, ibig sabihin, parang kilala niya yung pumasok. Kasi alam naman natin yung aso, pagka hindi kilala yan, hindi naman yan mag... yung parang mag-wiggle yung tail na parang kilala ka niya talaga. So, yun yung isa na pinagbasihan ni Congressman Arnie Teves na parang kilala yung pumasok. At saka, wala talagang resistance na nangyari, no? Pagbukas ng gate, makita natin sa CCTV, pinapasok, tapos yun, nag-usap sila. Parang ganyan, parang talagang hindi pa na... Ah, sino kayo? Hindi na tatanungin muna namin si Gov, ha? Pinapasok agad eh. Yun yung parang relax talaga yung security na parang kilala nila yung pumasok na mga tao. Yun lang yung pinagbasihan ni Congressman Arnie Teves. Attorney Ronel, sinabi din ni Congressman Arnie na mayroong isang malaking tao na gusto siyang giniin sa ganitong naganap na pangyayari. Yes, ha? Alam naman natin yan. Wala naman ibang sinasabi. Hindi lang tayo magbigay pangalan. Yes, pero alam naman natin pala na lahat ng mga sinasabi niya is online sabong, ganyan. May mga points lang tayong dapat i-check dyan, ano? Ang pinaka-latest po dito, according sa report from Malacanang, si President Bongbong Marcos po ay napalabas na ng statement that they are going to disband all armed groups all over the country, ano? So, ito yung isa sa mga minamatsyagan natin. Plus, during the time, nung pumasok kasi itong mga armed men, they are in military uniform. Kaya siguro, yung mga tao dun sa loob, dito all the while, augmentation force nila kasi daming tao during the time possibly na humingi po ng tulong sa governor. Correct. So, itong mga suspect ngayon, hindi natin alam kung saan sila. Pwede ba natin maulit yung mga pangalan ng mga nahuling mga suspect? Just for the benefit po ng ating mga late tuners in the entire Region 6. Yes. Hindi po nila alam yung mga pangalan ng mga suspect, Sir Bernie? Naka-standby pa rin si Cyril Repe, yung ating reporter sa labas. Sai? Yung apat na suspect, Jundrick Labrador, Jubin, Amir... Dandahan lang, Sai, dandahan. Dandahan. Yung apat na suspect po na nadakip, hindi yun sinali yung nadakip sa Amblan eh, yung si Ricky. Apat na na-file. Hindi pa na-file yung kaso. Tatlo lang po yung na-filean kasi sa apat na nadakip sa Kansumalik, patay po yung isa. Yung si Osmundo. Benji Rodriguez, Jovin Javier, Jorick Labrador. Itong si Osmundo Rivero, hindi pa ba nakasali sa... sinampa ng kaso? Siguro siya yung namatay, kapatid ng Eljan. Yung namatay siya. Siya yung namatay. Okay.
So yung tatlong na sampa ng kaso, Benji Rodriguez, Joe Benavir, at saka si Jorick Labrador. Yes. Tama? Correct, correct. Yes po. Isang namatay ko si Mondo Rivero at itong nakuna na maraming armas na si Ricky SP. Yes. Hindi pa na sa PNP report. Kay sige. I-check ko yung TV, no? Pero wala na rin tayo mga katanungan. We can disperse our tandem and we'll have the development po. Kasi marami pang mga local concern like oil spill in the province of Antique and province of Aklan na doon din nila tinutukan yung mga local concerns nila. Ilo, do you have any follow-up question, Commander Ray? Ray? Ay, naputol na sa Commander Ray. So, Commander Erjan? Go ahead, Commander Ray. Commander Erjan? Yes, sir. Just an announcement po, no? Ngayon, yung wake ni Governor Digamo is nasa Babahuba. That is Barangay Hunob. Oo, Barangay Hunob. But that is the boundary between... My family history pa na kamulusog kaya pinisak. Barangay Babahuba, Barangay Baong Pandan, Barangay Hunob, no? Banilat, Batingil. That is why it's called Babahuba. Nandun ngayon ang wake ni Governor Digamo. Bukas, we have info na dadalhin siya sa Capitol. Oo. So bukas dadalhin siya sa Capitol at ang kaniyang leaving, no, hindi pa matino kung hindi pa specific yung date, pero ang alam natin is sa Bunawon Shaton siya talaga ililibing, pero yung date wala pa po. Pero ililibing siya according to his wife doon po talaga sa Bunawon Shaton kasi yun yung request ng family niya. Okay, sige. Yung asawa kasi yung tapas ni Constantine kilala daw yung kanyang pinaniwala ang mastermind all over the country. So wala namang pangalan ni pinalabas, ano? So sir, we would like to thank yung mga sister station natin, Atty. Ray at saka kabanderang Atty. Ray and kabanderang Bernie. Whatever developments, magkakaroon po tayo ng tandem ulit, ha? Just give us the signal para malaman natin yung mga development, lalong-lalo na yung mga mangyayari pang follow-up operations and press conferences dyan po sa inyo sa Alegros Oriental, Kabanderang Bernie. Lastly, Sir Erjan, no, ang sitwasyon namin dito sa Alegros Oriental sa Dumaguete, maraming checkpoint talaga, maraming checkpoint, inside, outside. Tapos sa barko, ang kanilang seguridad, i-check up pag kumabas ka from Alegros Oriental. Pero wala namang problema, checkpoint lang, maraming checkpoint. Kaya kung magpunta kayo dito, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magtaka, bakit maraming checkpoint? Dahil marami pa silang tinutugis daw na mga suspect pa na kasama yung nahuli na 5 suspect sa Kabanderang Erjan. Pero ba sila suspect pa na sinasabi na mga unidentified, ongoing operation? Marami pa correct, correct. Marami pa daw. Marami pa daw. Sige. Sir Arnel, thank you so much. Sir Ray Arjan Del Curo, Sir Ray, at saka sa Aklan, ano? Sir, thank you so much, Aklan, for joining us today. Kabanderang Radyo Bandera Sur FM Aklan, good morning. Thank you, sir, so much, no, for the time. Kabanderang Arjan? Maraming salamat din po sa inyo, sister station sa Negros Island at dito po sa atin sa Paray Island. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyo dyan. Sir Arnel? Okay, maraming salamat din sa Rebjan at sa lahat ng ating mga kasamahan po. Thank you so much sa Attorney Ray at Attorney Bernie. Ah, Kabanderang Bernie Kabusao, our station manager in Subic City. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat.